Kamusta po mga kapaimnain? And I hope po nasa maayos po kayong in your health sa inyo pong duty, especially yung mga naka-duty pa po at yung duty pa lang. Lagi po nating isipin yung ating turnover na lagi po nating ibigay lahat ng ating best when it comes to endorsement po. Lagi nating tandaan ulit yung drill number 5 na to quit my post only when properly relieved. So make it proper. Kailangan po maayos na maayos. Okay ang ating po ngayong pag-uusapan o bibigyan natin ng paglilinaw o para makahikayat o makatulong sa mga kapwa natin security personnel yung tanong na paano ka ba mag-uniform? Kadalasan po nineneglect natin yung ating uniform na para makasuit lang tayo, okay na hindi naman po lahat, but open times, yan po kasi. Para bagang pag nag-uniforming ka, nananawa ka na. Kapag first timer ka, kahit sa naman pong trabaho, tuwang-tuwa ka na naka-uniform. Yung talagang, especially sa school, di ba? Pagka first timer yan, pag bago paso sa school, mga naka-uniform, tawang gustong-gusto mong isuot, mga how many days, weeks, month, pero pag nagtagal na, parang napapabayaan. Sa ating po mga security personnel, dapat po consistent tayo when it comes to uniform. Kaya nga po laging nababanggit yung sinasabi nila, first impression, last. Tandaan po natin, ang uniform po natin ay isa pong bahagi or aspeto or recognize kung ano yung trabaho na gagampanan natin. Kasi pag nakita nila na uniform natin napaka-untidy, hindi ka nagpa-plancha, especially security personnel po ah, dyan makikita ng ating mga client, mga visitors natin na hindi tayo mahusay magtrabaho. Kaya nga sa amin po sa guard mounting, always po na akong chine-check yan, uniform number 1. Kasi tandaan po natin yung ating mga visitors, mga tenant natin, tayong ino-observahan yan, mga security. Tandaan ninyo, pagpasok pa lang yan sa entrance pa lang, guard yan ang makikita. Perimeter security ang makikita. Pagpasok sa mga entrance ng mga parking, security ang una nilang makikita. See? So tayo yung show window ng ating company. Kung nasaan po tayo, dala natin ang kumpanya. Diniyan sa uniform, mga security. Andyan yung pangalan natin, nakalagay na, di ba? Especially, you're in uniform. Andyan yung pangalan ng security guard. Andyan yung pangalan ng agency natin. Andyan pangalan ng sosya, yung logo. Andyan yung pangalan ng patpaw. Imagine nyo yung mga pangalan na nakalagay dyan, na dala-dala mo. Tapos nakikita dun sa pinaglalagyan ng pangalan nila, talaga naman hindi ka-ika-ika. We are not blaming. Hindi po natin hindi natin minamaliit yung mga ganon. Tandaan po natin sa security industry, dyan lagi natin mararamdaman yung constructive criticism. Kini-criticize ka not to the point para kamaliitin. Diba? Kini-criticize ka, hindi ka para talaga namang ito kasi gaganyan ka, hindi. Para ma-build up ka, ma-build up tayo, hindi yung para ipahiya. Tanda natin sa guard mounting, dapat habaan natin yung pananaw natin po dyan. Kasi masasabihan po tayo talaga ng officer dyan na akala natin personal guard mounting po yan. Tayo mga security natin. So, huwag tayong mahihiya. Hindi naman siguro yung below the belt na yung sinasabi. Kasi pag inalo ko sa uniform, chinek ka lang naman po. Ayusin na natin. Kasi yun ngayon lalabas dun eh. Kung ano yung nakikita sa atin sa physical appearance, iyan ang magre-reflect kung ano tayo. Hindi ka maayos mag-uniform, sabihin na lang ng mga client natin, hindi marunong magtrabaho yan, pinag-uniform yan. Hindi man direct na sinasabi sa atin, nakikipag-usap yan sa mga boss natin. Diba? Halimbawa, tenant yung mga yan. Siyempre, yung boss natin, yung mga admin natin, i-inform yan. Ano ba naman itong ating mga guard po? Kasi yung mga client namin pumupunta rito, akala nila ganito lang. Diba? So, andun yung ano eh, hindi ma-identify sa atin, siyempre makakarating sa kanila yan. Kasi siyempre, may darating ng mga bisita nila, yung mga big time. Hindi po natin maaalis yun eh, yung masyado silang tumitingin sa appearance. Siyempre po, kasi kung hindi pa tayo kilala talaga, appearance ang titingnan eh. Kahit naman tayo, halimbawa, nandiyan po tayo sa labas, magtatanong ka, siyempre kigilatisin mo yung person, yung appearance ng tao. Pag alam mong medyo hindi maayos, hindi tayo nagja-judge po nun eh. Siyempre, alam natin kasi kung ito yung itsura nito, how much more yung attitude nito. Baka ganun din. Ang hirap po kasi i-justify yun dahil nga hindi pa natin kilala eh. Alis kilala mo eh, ganyan lang talaga manamit yan, ano yan, pero okay na tao yan. Eh, hindi pa eh. Eh, lalo po tayo sa security
security. Ang daidaing pumapasok dyan sa building ninyo. Tapos ang uniform mo talaga namang halos yung puti, naging kulay dilaw na. Diba? Yung talaga naman, tapos hindi pa nagpa-plancha. Akala mo escalator na yung mga manggas, pati mga pantalon, akala mo escalator na. Yung ang dami-dami mga pleats na ganyan, diba? Halata mo hindi nagpa-plancha eh. So dapat po sa mga security, always po everyday dapat po nagpapalit tayo ng uniform. Kailangan ko na sinasabi sa mga guard namin yan, kung kayo may mga partner sa buhay, eh dapat naman sana eh tinutulungan kayo na mag-plancha. Diba kung may partner ka, may asawa ka. Last wala namang trabaho, di sana pagdating mo naka-plancha na pagpasok niya, ano na. Suot na niya or dadalhin niya na ng maayos. Minsan mga paraper na niya, sana nga naglilinis, may mga ganyan eh. Yung asawa nila, sila naglilinis dapat yon kasi magtulong po, hindi po pwedeng kayo lang. Ang haba ng duty, 12 hours, magbabiyahe ka pa. Tapos pagdating sa inyo, ikaw pa lahat ang mag-aasya, so maglalaba ka pa, eh, nag-asawa ka pa kung ganyan lang din. Hindi po natin pinapakilaman yung family, ano po. Ang sa atin lang po, binibigyan natin ng recommendation para yung magtulong sila. Kasi hindi biro po ang trabaho ng security. 12 hours on duty, mag-guard mounting pa yan, 30 minutes, minsan 1 hour pa, depende sa company. Babiyahe pa yan, hindi yung mga 15 to 16 hours yan, uubos niya na. Ilan lang hours itutulog niya. Eh kung siya pang maglalabas, siya pang mamamlancha, kawawa naman yung mga partner natin sa buhay ng security, ano po. So kailangan po magtulog. Kasi napakalagang aspeto po ang uniform sa trabaho, kahit naman kung saan eh. Kahit hindi uniform sa pananamit po, paglalabas ka tapos napaka-untidy mo, hindi ka takot sa mga mall, pupunta ka pa, pagkamala ka shoplifter talaga. Pero ngayon, iba na. Talagang mga gumagawa niya, naka mga ano na talaga, pero iba pa rin talaga yung maayos ka. Diba? Hindi to sa inaano po natin na masyado na ina-underestimate yung gano'n. Kaya naman po natin, especially, nasweldo tayo. But ngayon, kasabi ko nga, iimpisan natin ang ating uniform. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng ano eh, ng income. The uniform. Kasi iba dyan, ang gaganda ng cellphone, talagang pati mga cover, talaga naman, walang masama doon eh, kasi kung talaga ikakasaya natin, bakit hindi. Pero ang point is, ano ba dapat yung una? Hindi ba pwede na unahin mo yung uniform muna? Diba? Isang set sa pagsweldo mo, bumili ka ng isang set of uniform. Ibigyan natin ng budget yan kahit naman saan. Kasi iyan yung ano eh, iyan yung nagdadala sa'yo ng income. Kumbaga, that is your capital. Kumbaga, nagninegosyo ka na eh. Diba? Sa trabaho natin, nagbibusiness na tayo eh. We are the product of our own. So, produkto tayo ng sarili natin. Anong gagawin mo sa product mo? Di aayusin mo. Ano yung mag-uniform ka ng maayos nang ma-recognize ka, manatili ka sa area mo kasi mahusay ka mag-uniform. Hindi yun talaga namang itatago mo yung guardia. Kasi may mga ganyan, siyempre pagka medyo nagdubo na ito, kasi medyo ano. Gusto nyo ba yung gano'n? Idadaling kayo ng mga officer ninyo dun sa sulok-sulok na hindi napupunta ng tao. So, mag-isip po tayo. Mag-aawa effect na lang, kaya ka na andyan. Dapat hindi. Dapat anuhin natin na tayo mismo kaya natin. Huwag niyong hayaan yung sarili niyo, mga security personnel, na kahit kayo manalamig kayo, tingnan yung sarili niyo. Pag sa sarili pa lang, alam mo, pumayos ka mag-uniform eh. Posible hindi mo nakikita yan. Diba? So pag alam mo hindi na, ay pera ka naman, magkano po tayo lalo sumusweldo na? Siguro mga first timer, ako may mag-earn ako first timer, hindi namin minamadali. Naintindihan ko po yun eh, syempre sa hirap ng buhay. Talagang magsisimula. Maswerte na nga lang sa mga agency at tinatanggap. Siyempre, yung agency rin, makatao na talagang naaawa sila, kailangan matulungan, masustain. So, dadalhin sa amin yan, aayusin namin. Siyempre, tao yan eh. Sabi nga, lahat naman tayo anak ng dakilang lumikha. So, kaya nakarating sa atin yan, may purpose, hindi aksidente. So, i-groom natin. Dahan-dahan, unti-unti, hanggang sa lumago sila. Ngayon, yung matatagal naman, nagko-complacent na. Para bagang, tagnakot ba? Hindi dapat po ganun. Dapat lead by example. Not only to the others, but from yourself. Maging ano ka, modelo ka ng sarili mo. Para makita na, ano, maayos to, okay to, malinis. Yung araw-araw nagpapalit ng uniform. Dapat mga 3 to 5 sets of uniform dapat ang secure. Hindi isa, dalawa lang. Tatlo, medyo clogging pa yan. Paano pa yung mga street duty? Tama rin ka man, meron kang 5 pairs of uniform. At least, merong tatlong araw kang di maglaba, may dalawa ka pang spare. At least, ang ginawa ka. Diba hindi yung wash and wear, laba ngayon, susuutin bukan, minsan hindi na ilalabas, susuutin. Huwag naman po gano'n. Kasi sa security, tandaan natin, puro tao nakakasalabuhan natin. Diba, especially pag bobbing ka, nakikita ka ng mga tenant dyan, nakikita ka na para kang scarecrow dyan na palakad-lakad. Diba, para kang caricature lang dyan.
napakaano po eh, hindi man natin naririnig yan, makikita mo sa impression nila yan, lalo sa panahon ngayon. So kinakailangan uniform ayusin, kasi kung gaano mo pahalaga ng uniform mo, ibig sabihin pinapahalagaan mo ang trabaho mo. Handaan po natin yan, kahit anong aspect, especially in security. Nasabihin trabaho ang tamad ng security, hindi po. Pag tamad ka, huwag ka sa security industry. Sabi nga, masisira ang buhay mo pag tamad ka. Kahit naman saan, sa larangan ng trabaho, pag tamad ka, magiging walang purpose kung anong tinatrabaho mo. Kailangan na ando yung pagmamahal, kung nandiyan ka napunta, mahalin mo, gawin mo, kung talagang hindi yan ang gusto mo talaga, tiyagain mo, ayusin mo pa rin, hindi kung mawala ka sa tamang panahon. Kasi, hindi aksidente kung nasaan tayo. God have a purpose kung bakit naandyan ka. So, dapat nakikita po natin yun. At kung talaga namang napakaswerte mo yan ang trabaho mo, dapat pahalagahan po natin. So, kinakailangan kung ano po ang uniform ng security personnel, ganyan ka magtrabaho. Kasi, marami akong nakita na talaga namang pag maayos mag-uniform, ang ayos magtrabaho. Totoo po yun. 100% na mga, hindi naman 100 po ano, baga 99.9%. Talagang pag maayos mag-uniform, mausay magtrabaho. Kasi sa uniform pala, pinagtsatsagan yung dilari yung trabaho. Pero yung mga hindi maayos mag-uniform, bihira ka lang makakita dyan na mahusay magtrabaho. Or hindi, kumbaga hindi sila maayos mag-uniform kasi nga bago pa lang. Hindi pa nila medyo madala kung paano i-handle yung uniform nila. May mga ganyan. Marami akong naging taong ganyan na sa simula, struggle lang uniform nila. Pero along the way, nakikita mo, nagpe-perform, mahusay pala. Talaga nakita mo na maayos na. Ganun. So tayo mga officer, wag tayong magsawang inform lagi sila. Tandaan po natin kung ano yung nakikita sa mga tao natin. Ganun din sa atin. Kaya dapat i-mold natin sila. Lalo especially sa uniform. Unti-unti natin, uniform, and then yung kaalaman nila, yung knowledge nila, i-sustain po natin. Tayo yung mag-feed sa kanila ng mga kaalaman. Kasi, iyan po yung trabaho natin mga officer para i-handle sila ng maayos, hindi lang sa trabaho. Ganun din yung personality nila kasi nadadala po yan sa anak buhay. Kaya po, napakalagang aspeto kung paano tayo mag-uniform. So, maraming salamat. I hope po nakatulong sa inyong vlog ko na to. Naway yung mga bagong security na nanonood sa akin at saka yung mga nandyan pa na talagang guard na ayusin po natin yung uniform. Mahalin nyo po yung trabaho ninyo kasi kung mahal nyo yung uniform ninyo, kung paano mo dalhin yan, tandaan ninyo, ang dami mga nakakabit na mga patches dyan na pangalan ng company, hindi lang po design yan, iyan po yung mabigat na daladala natin yung mga company na yan, like patches ng agency, ng sosya, ng padpaw, diba? Pangalan mo, lalo na andyan, nakalagay, nakadisplay. Kung makikita ka man, napakausin naman yung guard na ito na mag-uniform. So, marirecognize mo. Hindi lang para tayo ipagmalaki. Dapat po natin ipagmalaki yan kasi marangal po ang trabaho natin. And maraming salamat and ingat po ang lahat and have a blessed day po sa ating lahat.